Kumusta mga brad? Sabi nga po ng ibang tao, hindi naman daw kilala yung brand na SYM dito. Baliwanag nga po nila kakaunti lang daw kasi yung mga SYM na nakikita nila sa kalsada. Karamihan pa daw doon, SYM bonus pa. Kaya tuloy iniisip din ng ibang tao, baka pangit yung quality nito. Kasi kung maganda yung quality nito, dapat maraming bumibili nito. Yung iba nga po na wala talagang idea, madalas yung motor ng SYM na pagkakamalan talaga nilang made in China. Kaya kapag sinabi mong SYM sa kanila, sayang daw pera. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpa dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, mapahanggang ngayon nga po marami pa rin tao ang hindi nakakakilala kay SYM. Para nga po doon sa mga hindi nakakalamang SYM po ay nanggaling sa Taiwan. Nang ibig sabihin nga po ay Sanyang Motors. Kung makikita nyo nga po dyan sa kanyang makina, may nakalagay na agad na made in Taiwan. At doon nga po sa Taiwan, isa po ang SYM sa pinakamabentang brand na motorsiklo. Katunayan nga po niyan, last year 2023 sila po ang nanalo bilang pinakamabentang or pinakamaraming nabentang motorsiklo na umabot nga po ng 300,000 plus unit. At maging sa maraming bansa nga po sa Europe, sikat na sikat din po ang brand na SYM. Tinatangkilik talaga siya ng mga tao. Samantalang dito sa atin, kapag hindi daw kasali sa The Big Four yung motor mo, ang tawag doon, made in China. Bobo ka ba? Ngayon nga pong unang bahagi pa lamang ng 2024, may pasabog na agad si SYM. Sapagkat yung dati nga pong chismis lang, nagkatotoo na. Nilabas na po kasi nila ang SYM Jet SL Plus 158. Maari yung ibang tao familiar na sa pagmumuka sa motor na ito. Nagawa na po kasi natin dati ng video yung isa sa mga kapatid nito na si SYM Jet SL125. At ngayon nga pong unang bahagi ng 2024, upgraded na siya. Mas malaki na yung makina niya. Okay. Yung mga dating bitin sa power niya, panigurado ngayon solved na. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang SYM Jet SL Plus na mayroong 158 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 bulbs, fuel wheel injected, at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.0:2. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 15 horsepower, 7,500 RPM, 14.5 Nm of torque at 6,000 RPM. At dahil nga po ka-unveil pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero ayon naman po sa claim nila, sa loob lang man daw ng 7.5 seconds, kaya na daw nitong tumakbo ng 100 km. Sabi nung kamuting naka-radar, basic. Ang kanyang tangke ay kayang magraga ng 6.8 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 43.8 kilometers per liter. So para nga po sa isang 160cc na motor, matipid na po yun. Ang sukod na niyang gulong, 110x70x12 sa harap at 120x70x12 naman sa likuran. Siyempre parehas na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at naka-disc brake din po sa likuran. Ang malupit nga po dito, parehas po itong naka-ABS. Naka-dual channel ABS po siya. Ang kanyang seat height ay may taas sa 780mm at ang motor nga po nito ay may kabuuang bigat na 127kg. So para nga po sa isang 160cc na motor, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Yung headlight niya, naka fisheye projector. At malakas nga po yung buga niya. Syempre maangas din yung dating niya. Yung kanyang taillight, maangas din naman. Ganyan yung itsura. Ang kanyang gauge panel, ito po ay naka full digital. Pabilog yung sa gitna niya at puro number 8 yung makikita. Ang kaso nga lang po dito sa motor na ito, kahit 2024 model siya, disusi pa din siya. Yes po, hindi pa po siya naka-keyless. Pero wala namang problema dun. Okay lang naman ang ganun. Kung sa akin nga, mas gusto ko pa yung disusi na lang eh. Kasi may mga nakikita din naman ako na yung remote ng motor nila pumapalya. Kaya para walang palya, susi na lang. Para sa akin lang naman yun. At bukod nga po sa wala siyang remote, wala din po siyang kickstart. Yan pa naman ang palaging hinahanap ng mga taong walang pambili. Kickstart. Bibili na sana ako, kaso lang walang kickstart. Ede, wow. Pero mawala na ang lahat, wag lang ang kanyang USB charging port. Yes po, present din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Eh kasi nga,
manonood ka pa ng Corn Hub. At present ka din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or yung idling stop system. At sa 49,000 pagkakataon nga po, ulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siya nga andar. At syempre ang pangmalakasang feature nga po dito sa motor na ito, ang kanyang TCS, yung kanyang traction control system, na basic na nga lang po sa halos karamihan sa motor na SYM. Kasi kahit yung 125cc na motor nila, may TCS din or traction control system. So alam nyo na siguro kung ano yung function ng traction control system, kasi hindi ko na yun babanggitin pa. Pero ito, hindi ko pwedeng hindi banggitin to, sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil hindi naman ako madamot na tao, ito pa isa para sa inyo. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting feature. So, una na nga po dito ang kanya lagay ng istalyon, at kitang-kita naman mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang under seat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ito po ay nagkakalaga ng 105,800 New Taiwan Dollar, na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 189,000 pesos. Pero syempre yan lang naman po ay presyo sa Taiwan. Kung sakaling ilabas yan sa Pilipinas, panigurado magbabago din yung presyo niyan. Kung ilabas sa Pilipinas, yun lang. Kalampagin nyo kasi si Mitsukushi para ganahan naman sila ng kaunti. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang mga sa baba. Keep bye.